Welcome back sa Pinoy MD at ngayon pong araw na to, naku, pag-uusapan natin muli ano itong urinary tract infection. Alam ko na matagal na ho natin to na-discuss pero hanggang sa meron at meron nagtatanong tungkol dyan, pag-uusapan pa rin natin syempre yan. Dahil very common ito lalong-lalo na sa mga babae, hindi ba? Yep, tama ka, Connie. No? Aside from napaka-common niya, yun nga, maraming mga misconception o mga haka-haka o myths patungkol sa UTI. Isa na yun, sinabi mo, akala ng marami, babae lang po ang nagkakaroon ng urinary tract infection o yung bang buko juice talagang gamot sa urinary tract infection. All of these are mga questions na sasagutin natin. Kaya naman, ano nga ba talaga ang dapat nating malaman tungkol pa rin sa UTI? Panoorin po natin ito. Sa loob ng 2 taon, 4 beses nang pabalik-balik ang sakit ng urinary tract infection o UTI ng ginang na si Marife. Una siyang nagkaroon nito noong April 2017. Kwento niya, nagsimula sa ilang sintomas ang kanyang naramdaman bago siya dinala noon sa ospital. Sobrang sakit na po yung tagiliran ko. Tapos yun po, mahina na po yung katawan ko, nilalagnat na po ako. Tapos yun po, may lumalabas pong konting dugo sa kanana doon sa ihi ko po. Kaya po yun na nadala po ako sa ospital. Nang malaman sa laboratory tests na UTI ang kanyang sakit, pinayuhan ng doktor si Marife na uminom ng gamot at sabayan ito ng maraming tubig. Ano lang daw po, uminom po ng madaming tubig. Yung binigay po nilang reseta sa akin. Saka bumibili po ako ng buko. Bakit? Iniinim ko po araw-araw. Naririnig ko lang po na maganda daw po yung buko para umihinang. Bumuti naman daw ang kalagayan ni Marife. Pero buwan ng Hunyo at Setyembre 2017, muling bumalik ang pananakit ng kanyang tagiliran. Duda ni Marife, may kinalaman sa kinakain niya ang pabalik-balik ng kanyang UTI. Hindi po naipailawanag sa akin kung paano po ako nagka-UTI. Tapos nagtataka po ako kung bakit pabalik-balik po yung sakit ko. Kasi po matigas po yung ulo ko. Kaya kumakain pa rin po ako ng bawal kasi gustong-gusto ko po. Nahanap-hanap ko po yung mga maaalat. Ipinasuri namin si Marife sa isang urologist. Kapag ka ang pasyente ay nagkaka-UTI more than 3 times in 1 year or more than 2 times in the span of 6 months, it needs further investigation. Baka kasi merong ibang problema ito. Baka ito ay tinatawag nating complicated UTI, no? Ibig sabihin, baka merong bato or merong anatomic defect or mahirap lumabas yung ihi sa labasan ng ihi. Ayon kay Doc, tulad ni Marife, ay marami ang hindi lubusang nakakaintindi kung ano nga ba ang UTI. Paliwanag niya, ang urinary tract ay binubuo ng kidneys, ng ureter at ng pantog. Ang dugo, sinasala ng kidneys na siyang gumagawa naman ng ihi. Bumababa ang ating ihi sa ureter at naiipon sa pantog. Ang tinatawag nating UTI, kapag nagkaroon ng infeksyon, no, anywhere along yung dinadaanan ng ihi, yan ang tinatawag nating urinary tract infection or infeksyon sa ihi. Sabi ni Doc, maliban sa kulang sa kaalaman, mali rin ang ilan sa ating mga paniniwala tungkol sa UTI. Alin nga ba sa mga ito ang tama at may basehan? Myth number 1, ang mga hindi lang malinis sa katawan ang nagkakaroon ng UTI. Mali, no? Bakit? Kasi pwede kang magka-UTI, no? Kahit malinis ka sa katawan dahil maraming iba't ibang factors kung bakit ka nagkaka-UTI. Yun na nga yung pwedeng dahil sa habits mo, no? Nagpipigil ka ng ihi, no? Or baka mayroong bato sa mga daanan ng ihi. Myth number 2, nagagamot ba ng buko juice ang UTI? I have to emphasize on this kasi parating yan ang paniniwala ng mga Pilipino. No? Kapag uminom ka rin ng buko juice, mawawala ang UTI. Pero actually, ang katotohanan dyan is any form of fluids, no, could prevent UTI kasi it prevents dehydration. No? Myth number 3, mga babae lang ba ang nagkaka-UTI? Mali. Babae at lalaki pwedeng magka-UTI. Although mas prone ang babae na magkaroon ng UTI. Bakit? Dahil maiksi lang ang labasan ng ihi ng mga babae. Tapos malapit ang labasan ng ihi sa puwetan, no?
Myth number 4, dahilan nga ba ng pagkakaroon ng UTI ang pagkain ng mga maalat? Tama 'yun, yung marami kasing mga pasyente no na prone na magkaroon ng bato no kapag mahilig sa mga maalat. Tapos yung soft drinks din, sinasabi din nila na nakaka-cause din ng ano ng stone formation. Saka yung hindi rin pag-inom ng maraming tubig. At ang panghuli, may katotohanan nga bang hindi lumalala ang UTI? Mali. Kasi ang problema dyan, kapag lalo na kapag nagkakaroon na ng lagnat ang pasyente, pwedeng nai-infect na yung kidneys at pwedeng pumunta ang infection sa buong katawan. Yan ang tinatawag na sepsis. Pwede pang magdulot ng kamatayan dahil lang sa UTI. Paalala ni Doc, maging alerto at huwag ipagsawalang bahala kapag nararamdaman na o nakakaranas na ng ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon ng UTI.